The International Liga Chapter 505. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y talagang umaalog nga ang bola dito sa ring. At talagang ang mga tao ay ayaw na nga paawat sa kanilang nararamdaman. Grabe, sinugali itong Sashi Mitsui ang isang dress. Papasok kaya ang kanyang tira? Yan ang napakalaking question dyan, wika ng mga tao. At dito nga'y, Mitsui, bakit mo tinira? E diba, ang plano lang natin ay taas ang kalamangan sa 20 points. Huwag ka nang maghangad pa ng mas malaki. Wika nitong sa kuragit dito nga'y. Magtiwala ka lang sa akin, boy. Sa akin lamang. Hindi naman ako titikada nang walang kasiguraduhan. Sashi Mitsui to. Wika nga nito nga si Mitsui. At dito nga'y nahulog nga ang bola sa loob ng ring at puntos para sa Shoko upang makuha ang kalamangan na 21 points sa score na 101-80 pabor sa koponan ng Shohoku High School. Kaya naman dito nga'y ibang klase ka talaga, Sashi Mitsui! One of a kind! Isang nilalang na napakahirap pigilan pag-dress na ang usapan. Isang nilalang na ang level sa bitawan ay kakaiba. Sashi Mitsui, ibang klase ka! Sigawan ng mga tao at dito ay ano? Pumasok ang tira! Ibang klase talaga ang kumpiyansang daladala ng isang Sashi Mitsui. Idolo ang tunay na apakasolid mo. Wika nga nitong si Miyagi. At dito nga'y ibang klase talaga. Whew! Run and gun technique. Ngunit ang Mitsui ang siyang nagtapos. Isang run and gun na napakaganda at umaatikabo. Ngunit hindi ko inaasahan na magtatapos ang plano ng Shoko sa kamay ng isang sniper. Hands down, grabe itong mga batang to. Wika nga nitong si Coach Kitano. At dito nga'y sabi ko na sa inyo eh, lalong-lalo ka na sa Kuragi. Magtiwala ka sa kamay na to at panigurado. Hinding-hindi kanya papahiyahin. Wika nga nitong si Mitsui. At dito nga'y napakahusay! Napakagaling! Ha! Ngayon tiwalang-tiwala na ako sa'yo! Buong-buo ang kumpiyansa! Yan ba ang tinatawag nilang tirang kumpiyansa? Ha! Mitsui! Wika nga nitong Sakuragi ditoy! Mukhang eto ng oras upang magtapos ang laban na to. Coach Maker, wala ka nang magagawa. Kahit na balibalik ta rin mo pa ang mundo sa amin ang larong to. Wika nitong si Coach Ansay. At dito nga'y biglang ang lumapit. Ito nga si Boozer dito kay Mitsui, sabay nagwikang walang pinagbago. Ibang-iba talaga ang bitawan ng isang largo. Ibang klase ka talaga, largo. Wika nga nito nga si Boozer. At ditoy, anong pinangalan niya sa'yo, largo? Diba Sashi Mitsui ang pangalan mo, diba? Ha? Magkakilala kayo, matagal na. Wika nga nitong si Miyagi. Ditoy, hindi ka nagkakamali. Oo, kilala ko siya. At ang pangalan niya sa akin ay Pelo Largo. Ang ibig sabihin ay long hair. Oo, nagkasama kami sa isang team noong bata pa ako. At siya ang pinaka solid na sentro na kilala ko nung nagsisimula pa lang ako. Ngunit bakit ngayon? Ha, Boozer? Anong nangyari? Wika nga nitong si Mitsui. At dito nga'y, pagpasensyahan mo na ako, Largo.
sapagkat nag-decrease na ang aking laro. Sapagkat pinilit lamang ako, may ring injury akong nadarama. Wika nga nito si Boozer na nai-reveal nga kung bakit hindi siya masyadong gumawat dito nga eh. Ano? Tama ba ang naririnig natin? Magkasama noon sa isang kupunan ang isang Sashi Mitsui at Boozer. Tama ba? Tama ba ako nang naririnig? Wika nga nitong si Ayakot dito eh. Tama ka nang naririnig, Ayako. Ang pangalan ko sa kanya ay Pelo Largo at kinakatakutan ng aming doon noon sapagkat kahit tira ako ng tira at magmintis pa nagmagmintis sa kanya pa rin ang rebound at ang kwento dyan ay dito. Nakilala ko siya sa isang court, sa isang bakanting lote na kung saan nagpa-practice ako ng shooting at hindi nagtagal. Nagkasama kami sa isang kupunan. Ang isang Boozer ay sobrang lakas, hindi mapigilan. Ang bawat atake ko sa loob ng court ay talagang nakasuporta siya. At bawat ginagawa niyang atake dito sa loob ng painted area ay talagang hinahangahan ko ng gusto. Yan palang dahilan kung bakit hindi ka nakakagawa ng masyado, Boozer. Meron ka palang injury. Wika nga nitong si Mitsui na kwentong nakaraan nila ni Boozer at dito nga ay. Kahit ganun pa man din, naipakita ko rin ang best ko upang tulungan ako po na ng Jensen. Ha, swerte nyo. Swerte nyo Largo sapagkat merong injury. Ha, alam mo naman siguro kakalabasan ng laban na to kung wala akong injury. Wika nga nitong si Boozer at dito nga ay. Tama. Tama ka, Boozer. Sapagkat noon pa lang, nung nakilala ko ang kupunan ng Jensen at alam kong maglalaro ka doon, ay sinabi ko sa sarili ko na mahirap, mahirap talunin ang kupunan ng Jensen High kung merong isang Boozer. Pasalamat na lang kami sapagkat meron, meron kang iniinda at hindi mo na ilabas ang iyong tunay na lakas. Wika nga nitong Sashi Mitsui at dito ngaya. Humingi nga ng isang time out itong si Coach Maker at nagwika nga. Ikaw Boozer, rinerespeto kitang labis. Pasensya na sapagkat pinaglaro kita kahit ganyan ang nararamdaman mo. Wala eh. Wala kaming mahugot na ibang sentro. Ikaw lamang ang sentro na sobrang lakas na kakilala ko. Swerte lang talaga ng mga yan. Meron kang iniinda. Wika nga nitong si Coach Maker at Ditoy. Ano? Tama ba? Tama ba ako nang naririnig? Kakilala mo itong si Boozer? Wika nitong si Akagi at Ditoy. Oo, tama ka. At yung kunwento ko, yun ay totoo. At yung sinabi ko naman na mahihirapan ang ating kupunan pag 100% sariwa ang isang Boozer ay hindi ako nagsisinungaling. Pasensya na kagi kung sasabihin ko to sapagkat kung wala yung injury, hindi mo siya kaya. Wika nga nitong si Mitsui na talagang kwento ang lahat. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay banga natin susunod na bahagi.